Hi guys! Welcome to my channel! Huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Salamat! Hello mga ka-business! Welcome sa ating segment na Business Tips ni Ate Weng. Ngayon ang gagawin natin is, ang isa natin endorse sa inyo ay ang Ice Crumble. Paano ba gumawa ng Ice Crumble using Enjoy product? So let's go! Let's start! So papakita natin ang mga gagamitin natin. Meron tayong Ice Crusher, mixing bowl, mixer, at syempre yung pinaka-importante, yung ating Enjoy Ice Crumble. Meron tayong cream para sa toppings. Ito ang mga kailangan natin. Cream, candy sprinkler, at mallows. Meron din tayong strawberry syrup pang toppings natin. So, let's start! So, simulan na natin ang ating Ice Crumble. Iyon na natin yung ating Ice Crusher. Medyo maingay, pasensya nyo na. Parang walis, iangat lang natin yan. Siyempre, bago ang lahat, ay teka lang, mandar na. Itali mo natin yung book natin kasi istorbo, mga ka-business. Pag nagtitinda tayo, kailangan yung buo. Ayan, okay na. Maganda. Ang lipstick, ang lola. So, lagyan na natin ng yellow. Tapon yung etap. Ilabalik mo doon. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin imimix yung per order. Kasi, pag gumawa, pag pwede tayong gumawa ng anim na kilo na yellow, pwede natin ilagay itong isang supot na ganito sa anim na kilo na yellow. Pero, dahil nga dito ako sa looban, hindi masyadong hindi pa masyadong mabili, matutunaw. Ang ginagawa ko is per order. Kaya, pakikita ko sa inyo kung paano yung per order. Kibenta ko na siya. So, asan na yung ano? Yan, ito. Ito yung ating mixing bowl. Yan. Tapos, kuha tayo ng ating cup. Kinuwenta ko na sa ating okay, simulan na po natin yung pag-mix. Sa kinuwenta ko, bali kinuwenta ko kasi kung saan yung laki ito. Meron ko 8 na 6 ounce cups. So ngayon, sa kwentada ko is pwede kang gumamit ng 1 tablespoon sa isang cup. So, yan. 6 ounce yung gagamit natin. Ito kasi 12 ounce to. Pinanggagamit ko yung pangsukat siya. So, lagyan natin sa mixer. Tapos, lagyan natin ang ice crumble mixture natin. One tablespoon.
Bali, ganito magiging itsura niya. Kita niyo ba? Yan, diba? So, imimix natin siya. Ay, hindi pala ako magiging. Imimix natin siya. Ito yung tips na binibigay ko sa inyo sa per order. So, okay na siya. Na-mix na. Ipapang natin ito dito para hindi malaglan. Tapos, kunin natin yung ating 6 ounce na cup. Ayan yung nakalagay dito na 6 ounce cup. 88 cups pag using 6 ounce cups. Na 6 kilos ng yelo. So ngayon, mag-assemble na tayo ng ating ice crumble. Bali, isang order lang itong ginawa natin. Ito nga yung business tips ko sa inyo. Per order para hindi kayo matutunawan. Pag sa looban yung ano nyo, yung pwesto nyo. Pero kung sa labas, pwede kayong gumawa ng 6 na kilo. Tapos gawa ulit pagkulang. Yan lang yun. So, isali na natin siya. Nakikita nyo naman dyan. Sinasali natin. Strawberry flavor itong ginawa natin. Natin masyadong tuloyin at may nag-aabang mo. Konting natira. Siyempre ako. So, ito ang ating 6 ounce. Palagyan natin ng cream. Ito yung gusto ng mga bata. Sa 6 ounce, 2 scoop lang po ilalagay natin kasi yun lang yung budget para sa 6 ounce natin. 2 scoop. 2 kutsara maliit. Tapos, nasa sa inyo kung gusto nyo dagdagan ng toppings. Kunti lang, para matuwa lang yung mga bata. Ito kasi ang benta ko dito sa amin, di ba? Pangmasa lang kasi yung bentahan natin. Kunti yan. Tapos, ilalagay nyo yung kutsara. Yan, ang benta ko sa amin. So, ito na yung ang 6 ounce na ice crumble. Wow! Okay, mga ka-business, ilalagay ko po yung sa description yung aking costing para alam niyo naman kung magkano kikitain nyo. Ibigyan ko kayo ng konting business tips. So, maraming salamat sa panonood sa aking video. Huwag niyo pong kalimutan na i-like and subscribe ang ating YouTube channel. At abangan niyo po ang ating susunod na mga videos. Bye-bye! Ito po ang gusto mo. Ano po ang masasabi ni RR sa ating ice crumble? Tarap?